trabaho, guys. Ayan. Sige, bye. Enjoy. Nag-vlog ako eh. Oo, may vlog ako eh. Mag-subscribe ka naman. Ito yung Pilipino, pinapasubscribe ko sa channel ko. So, yun nga, guys. Kalis na siya, nandito na ako. Mamaya, guys, i-flex ko sa inyo yung mga building na nasa labas. Bye! Bye! Ingat ka! Sige, sarado ko. Okay. So, yun nga, guys. Bye muna. Trabaho muna tayo. See you, guys! Saturday morning here. And I die from Tel Aviv. Roti? Oh, the palm roti. Ken, kaka. I die from. She is my employer now. She is the wife of my employer. I die from Tel Aviv. The beach is there. You see the beach? Show them the beach. You see there? The beach? Buildings. Ah, okay. Next she's a beach. Very nice woman, Ruthie. She's a bye. Very nice woman. See you. Bye, thank you, Ruthie. Yeah, she's a very nice woman. Ruthie. She's the wife of my employer now. And I'm working with them 4 times a week. But at night time, yeah. I'm taking care of her husband. Yun nga guys, magtatagalog na ako. Iyan, nakikita nyo guys. Kasi nakita nyo guys na nag-vlog ako. Kaya nakisingit siya. Hindi siya kinjoy ha. Yan guys, ang ibaba. Yan ang ibaba ng trabaho namin. Nasa, actually guys, nasa 13th floor kami ng mataas na building. Twin buildings ang tawag nila dito sa lugar namin. So hindi ko maano ang malaglag ang aking cellphone sa labas. Dahil Sabado dito guys, pagka Saturday, sabi nga sa atin sa mga Catholic, seventh day, kailangan nakarest ang mga tao. So, sa Saturday, walang ganong transportation, maliban din mga private vehicles, pero yung public transportation, hindi sila nag-work. Ayun guys, ang ganda-ganda dito. Trabaho ko dito guys, actually is panggabi, 4 times a week na, kapag sinabi ko kanina, Mondays, Wednesdays, Fridays, Saturday, and Sunday morning lalabas na. So, iba yung trabahong linis ko sa, ano guys, sa araw, kasi nga may panggabi ako trabaho, so sayang naman yung araw ko, yung pang-araw ko, so naglilinis din ako. So ngayon, dahil nga Biyernes kahapon, nagpunta na ako dito. So, hanggang Sunday morning na ako dito. Then, after ng Sunday morning, pagkakas ko dito, meron diretso na ako sa trabaho kong lunes. Guys, pasensya na po sa itsura ko. Kasi pagka nag-aalaga ka, ganito talagang itsura. Nililipat ko yung alaga ko sa kama. Okay.
cards time. Shalosh. Ma? Ishan? Zen? Ini? Ken? Yun nga guys, nakita niyo yung trabaho ko. Alam niyo guys, kagabi, dahil nga hindi kami natutulog, nagupit ko yung bangs ko. Sarado pa yun, masyado maliwanag. Dahil di kami natutulog, nagupit ko yung bangs ko. Okay lang. So yun nga guys, nahiga na siya. So nahiga na rin ako. Para sasabayan ko siya kung matutulog siya. Sasabayan ko siya kung kahit isang oras, dalawang oras, okay na. Salamat sa Diyos. Kahit na nag-i-struggle ako sa trabaho na ito dahil nakita ninyo. Hindi siya total ang binubuhat, tinutulungan ko siya. Hindi siya makatagal. Pero okay lang. Ang importante, mayroong trabaho. At pasalamat ako sa mga kaibigan ko na nagbigay ng trabaho ko. So, hanggang dito na lang muna guys. Lagi na lang ako hanggang dito. Putol-putol itong video ko na to guys kasi nga hindi ako makapagdiretso ng video dahil yung alaga ako. Lagi akong tinatawag. So, yun na guys. Bye na. Kita ninyo, hindi kinjoy yung asawa ng alaga ko. Siya pa ang sumingit sa akin, nakita niya kasi binibidyo ko yung mga building dito sa labas ng building namin. Siya pa yung sumingit, napaka friendly niya. Yun. Tapos, yun nga, nakuha ko itong trabaho na to siguro less than 1 month ago. Nung walang-wala akong trabaho after ng lockdown dito. So, pinagtiyagaan ko naman. Kung tutusin mo guys, hindi ko ano ang trabaho na to kasi nga yung matandang lalaki hindi nagpapatulog sa gabi. Pero dahil napakabait ng matandang babae, so, pinagtiyagaan ko siya. Ayan. Sorry guys, nakapambahan, nakapantulog pa ako. Nandito lang naman ako sa bahay, so hindi na ako nag-ayos. Tinan niyo, kulog-kulog pa yung mood ko. Tapos papakita ko rin sa inyo yung alaga ko. Bola tarot sa laging chalong. Ito ang alaga ko. Hello. Ani o sa video. Ken. Itong alaga ko. Mabait naman siya kaya lang, hindi siya talaga nagpapatulog sa gabi. Pero okay lang, sabi nga sa trabaho, tsagaan talaga. Minsan nagtatalo kami dalawa kasi nga talagang walang tulog. Sa totoo lang guys, talagang walang tulog. Kaya nga sinasabi ko, mabait lang yung matandang babae. Si Paul ay dialysis patient. Kami kailang dito. Paul is a dialysis patient. He's going to the hospital 3 times a week. Monday, Wednesday, and Friday, Paul? Yeah.
Yang is going to the hospital to transfer because what is your problem, Paul? Do you have a problem in the kidney? He has a kidney problem, so he has to go to the hospital. And he has a caregiver who is a man, Filipino. But because of the situation that Paul couldn't sleep at night time, so they hired me to take care of him at night time because the Filipino cannot do it alone. That's why I'm here. Sometimes we have conversation when Paul doesn't want to sleep. Sometimes I'm angry because I need to sleep also, isn't it? Am I right, Paul? But now, you see, we are laughing now together. But really, last night we didn't have any sleep. Even a single minute, we didn't have a sleep. But it's okay. We have to be patient in our job. But sometimes, patience, you know, it's like that. But it doesn't mean that you are not fighting, that you have a conversation, that you have a... between your employer and you, it doesn't mean that you have to leave your job. It happens. So, say goodbye, Paul. Thank you, Paul. Thank you for the cooperation. Yun nga, guys. Buti na ay ano ko si Paul. So, tsaka yung amo ko. Nakakatuwa naman. So, pinagtsatsagaan ko talaga ito kasi walang tulog talaga. And then paglabas ko nga dito, mayroon pa akong dinis. Kapopol ko yung BFF ko, yung best friend ko. Bali 3 hours na dinis kami. Tapos saka pa lang ako uuwi ng bahay para matulog. Salamat naman ni Sunday, wala naman akong tulog sa kanya ng Sunday. So kahit maghapon ako matulog, ang pasok ko pa ulit sa kanya ay kinabukasan na ng Lunes, ng gabi. Okay rin naman, guys, ang ibig ko sabihin, guys, na napagtsatsagaan, baka ma-misinterpret ninyo yung salitang pinagtsatsagaan. Kumbaga sa ano, wala akong ibang maisip na ibang salita sa pagtsatsaga kasi para bang hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ibig ko sabihin, talagang kinakaya ko kahit hindi ko kaya kasi nga napakahirap ng walang trabaho. At saka unang-una, guys, napakabait ng matandang babae. At saka naman yung alaga ko, matandang lalaki, mabait naman siya. Kaya lang sa gabi pagka talagang may problema kami na ano, talagang nagtatalo kami dalawa. So, meron akong kakopol dito, yung talagang regular na caregiver. Kaya lang nga, dahil nga hindi niya kaya yung trabaho, dahil talagang hindi nagpapatulog yung matanda, maski sa araw, maski sa gabi, talagang hindi. So, kumuha nga sila ng kakopol. Marami nang maging kakopol dito na panggabi kasi hindi sila nakatagal. So, ngayon na rin nalaman ko kung bakit hindi sila nakatagal dahil nga sa sitwasyon. So, guys, nalalaglag ang aking salamin. So, kumbaga sa ano, naging na-save ako ng trabaho na to kasi nga ng panahon na yun na wala akong ganong trabaho, na ilan lang yung dinis namin ng ate ko na hindi naman sasapat para sa pansarili namin. So meron akong nireliberan dati na Pilipina na umalis dito, ibinigay niya sa akin. So yun nga, hanggang ngayon nandito ako. So salamat talaga sa mga taong tumutulong sa akin, maski sa mga employers. Alam nyo, guys, ang bait-bait na employer ko na to. Kahit na alam niyang nagtatrabaho ako sa kanila sa gabi, dapat hindi niya ako bibigyan ng trabaho sa araw na yung mga part-time back para may lakas ako sa asawa niya, di ba? Pero ginawa niya, pagka meron naghahanap ng mga kaibigan niya na naglilinis, na gusto nang maglilinis bahay, binibigay niya ako, nirecommendan niya ako para daw meron akong extra income. Bait siya, guys. Sorry, guys, sa ano lang kasi nasa taas kami ang maaraw. Ganyan. So,
guys, inaano ko lang yung klase ng trabaho ko kasi nga, lalo na po yung mga kabanana ko, yung mga ka-GC ko, mga ka-YouTuber ko. Minsan po hindi ako nakakapunta sa LS ninyo kasi pagkalinis bahay hindi po ako pwedeng humawak ng telepono. Ngayon, kapag ka nandito ito naman ako sa trabaho ko pang gabi dahil may wifi dito at saka talagang walang tulugan, so kung sino yung mag-LS ng late night na sa Pilipinas, nakakapunta ako. Kaya lang syempre kung sabay-sabay nag-LS, hindi naman ako makapunta sa isa lang talaga yung pupuntahan. Teka, muksan ko ang bintana natin. So, yun nga. Ayan guys. Gusto ko lang sa inyo. Actually guys, antok na ako kaya hindi ako pwede matulog. Hanggat ang alaga ako hindi natutulog. Umaga na rito. Talagang diretso, walang tulog. Ganito ang klase ng trabaho ng caregiver, hindi mo kahit nasabihin mong piliin mo yung trabaho mo dahil matanda ang alaga mo, meron silang mga happy disabilities, so kailangan mo magkaroon ng pasensya, kailangan mo i-adjust yung sarili mo sa kanila, hindi sila mag-a-adjust sa'yo. So kahit gano'ng kahirap ang trabaho na to dahil nga kulang sa tulog, tinatry ko mag-adjust kahit alam kong meron pa rin akong trabaho sa araw. Ay, kaya pa naman ang katawan ko. Pag hindi na kaya yung katawan ko eh. Mararamdaman ko naman. At saka kaya nga kumakain ako ng sapat para hindi bumigay ang katawan ko. Guys, nakita niyo yung trabaho ko pang gabi as caregiver. Since naipakita ko na sa inyo yung trabaho ko as a cleaner sa araw, yung mga past videos ko, nakita na ninyo kung paano kami gumora ng ate ko na naglalakad kami sa init-init ng araw. Meron nang nagsabi sa akin ng itin-itin ko na I don't care. Importante, merong income, merong trabaho, at merong maipantutusto sa mga expenses. So, natutuwa talaga ako guys. Hindi ko ina-expect na biglang papasok sa video yung asawa ng alaga ko. So, dahil ginawa niya yun, sinier ko na rin yung alaga ko. So, yun nga. Bukas pa ng umaga ang labas ko dito guys. Basta pagka Biyernes ako dito, Sabado. So bali 2 nights akong walang tulog. Biyernes, Sabado hanggang Sunday morning. Yun. Okay na rin, kaya nasanay naman ako. Kasi kahit na pagkalibiin naman ako sa caregiver, talagang late ako natutulog. Kaya lang yun, hawak ko yung oras ko. Pero dito, pag dumating ang antok mo at hindi pa natutulog ang alaga mo, hindi ka pwedeng natulog kasi pwede ko siyang pabayaan guys kasi sigaw ng sigaw sa gabi yan. Kaya lang dahil in respect to his wife, ayoko siyang sumigaw dahil gusto kong matulog ng hindi yung babae. Kasi magkaiba sila ng kwarto. So hindi ko siya hinahayaan sumigaw. Maliba na lang kung halimbawa bigla niya akong tatawagin, nasa kusina ako, hindi ko siya agad narinig, sisigaw yan. Pero kapag ka nakangasa, pati ko lang siya, dahil magkatabi lang naman yung kwarto namin. Tapos ako, once narinig ko na tinawag niya ako, lalapit agad ako. So, ito na ang buhay ng caregiver. Ang talagang trabaho ko talaga guys, before nag-lockdown is caregiver. For over 24 years. Ngayon lang ako naglinis bahay dahil walang choice. Dahil nga yung mga Pilipino na nire-releberan namin, tumuwi sila sa Pilipinas, ang magbabakasyon sa Pilipinas, kami ang nagre-relate. So dahil nga sa nangyaring corona, wala nga yung na umuwi nagbabakasyon. So kung ano ang available na job, yun ang kinukuha na namin.
ano na sa Tagalog yun, yun ang tinatrabaho namin. Basta kaya ng katawan namin at saka pagka nakita. So, kahit pa sabihin guys na worth it naman yung mga kinikita dito, sa totoo lang guys, mas maganda talaga ang kitaan dito sa Israel. Pero, kumbaga eh, pinagpaguran mo naman yun eh. Kaya nga pinapakita ko kung anong klaseng trabaho tinatrabaho namin dito dahil siyempre yung mga nasa Pilipinas na yung ibang tao sa Pilipinas nakikita nila lang na minsan maganda ka sa picture. Siyempre natural naman ba kada bawat mag-picture mo ba kung magpapapicture ka, magpapakita ka ng para kang basahan. Diba hindi? Kasi once in a week lang sa once in a blue moon lang kami, lalo ako, once in a blue moon lang ako mag-ibihis dahil nga lagi ako nasa trabaho. So, magpapapicture ka ba naman ng ipopost mo sa Facebook na picture mo eh? Ganun ka? Natural mag-ayos ka ng konti, diba? Tapos, iniisip niya, ba, pag nag-ayos ka ng konti, mayamang ka na. O, ang tagal-tagal mo na dyan, marami ka ng pera. Diyos ko, kung alam lang nila. Unang-una guys, hindi ako maramot. Kaya wala akong pera. Although sinasabi nila na mag-mautak daw ako, dapat mag-ipon ako sa pagtanda ko. May awaan, Diyos. Siguro hindi pa yung tulad ng Diyos na dumating yung panahon na magpo-product ako na wala ako kahit simple. Kaya, yun na guys. At least na-flex ko sa inyong trabaho. So, hanggang dito na lang muna guys. So, yun po mga bago sa aking channel. Please subscribe po. At saka po, don't forget to like, share, and comment. At saka po, hit po ninyo yung notification bell para po kung sakaling meron ako mga bagong uploads, eh, ma-notify po kayo agad. Maraming salamat sa inyo, guys. Till here na lang.